channel ay ganito. Walang kabuhay-buhay. So pag ako yung YouTuber, ako yung viewers na manonood ng channel at makikita niyang ganyan yung channel, mismong yung profile mo, hindi mo magawa, eh sino pagsasubscribe sa'yo? Pero kung yung channel mo, meron na siyang branding, meron siyang logo, meron niyang design, yung pag pinindot nila yung channel mo, mapupunta sila doon sa home ng iyong channel, meron ding design yung cover photos mo, ay sa ganda pa lang, ay magsasubscribe na sila, lalo na kung maganda ang content, maganda din ang design, ay hindi posibleng maraming mag-subscribe sa iyo. So paano gumawa ba na ang branding o ng logo? Meron tayong tutorial na gagawin dyan, guys, kaya abangan nyo. Mag-upload ako ng tutorial kung paano gumawa ng logo sa inyong YouTube channel. At kung nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. Gaya nga ng aking sinabi sa mga nakaraang vlog, natuturuan ko kayong gumawa ng logo ng inyong YouTube channel. Pero bakit ba kailangan nating gumawa ng logo? Ang logo kasi ay napakahalaga sa ating channel dahil ito ang magiging pagkakakilanlan sa channel mo. Pag nakita ito ng mga tao, ay agad na maiisip nila kung ano ang mga video na content mo. May mga tao kasi na imbis na magbasa ay nakabase na lamang sa logo. Gaya ng maraming mga kumpanya, ang logo ang isa sa pinakamahalaga. Yung tipong hindi mo na kailangan basahin kung anong kumpanya dahil pag nakita mo ang kanilang logo ay kilala mo na. Kaya sa videong ito ay matututunan yung gumawa ng logo gamit lamang ang inyong mga cellphone. Pero bago tayo mag-umpisa, narito ang ating mga kinakailangan. Phone. Gagamit din tayo ng editing application na tinatawag na PixArt. Ito ay maaari nating i-download sa Play Store o di kaya ay tingnan ninyo sa description ng video ito. Ang link ay nakapost doon. Gagamit din tayo ng isang mosaic color para sa overlay. Tara! Umpisa na natin. Una, i-open ang application. At piliin ang color backgrounds. Piliin ang color white. Sa ibaba, hanapin ang add photo. At piliin ang iyong picture na gusto mong gawing logo. I-crop ito sa square. Siguraduhin lamang na nakasenter ito para kung sakaling i-upload na natin ay walang putol na bahagi. Sa ibaba ulit, hanapin ang effects. Piliin ang artistic at pindutin ang Sketcher 2 at may lalabas na option at i-adjust ang mask 1. Sa ibaba ulit, hanapin ang brushes, piliin ang nasa una, tsaka pindutin at piliin ang color white. Ang gagawin lamang natin ay i-brush out natin ang background ng ating pictures. Sa pagsasagawa nito, ingatan na huwag madamay ang subject picture. Ingatan din na huwag matapyasan ang mga gilid nito. Pwedeng mag-zoom in at pwedeng palitan ang brush size.
i-click ang save sa taas at i-close muna ang application. Mag-open ulit ng application at piliin ulit ang color backgrounds, white. Sa ibaba ulit, hanapin ang draw para maka-add tayo ng shape, tapos pindutin ito at may lalabas na pagpipilian na shape. Piliin ang circle at pindutin sa ilalim ang fill color at ang color ay black. Tapos sa ibaba ulit, hanapin ang draw para maka-add tayo ulit ng isa pang shape. Tapos sa pagpipilian, piliin ulit ang shape na circle at pindutin sa ilalim ang fill color na white. Sa ibaba ulit, hanapin ang add photo at piliin ang photo na tinanggalan natin ng background. Ilagay ito sa gitna at burahin ang mga sumobrang bahagi gamit ang eraser tools. Nang sa gayon ay magkasya ito sa loob ng circle. Mag-add photo ulit at piliin ang photo na mosaic color na gagawin nating pang-overlay.
Tapos sa ibaba, pumunta sa blend option. Sa blend option, piliin ang lighten. Timplahin lamang ang background color. Piliin ang mas detalyado na kalalabasan. At ayan, natapos na natin ang ating logo. Para naman mailagay ito sa inyong YouTube profile, ay may isa suggest akong pwedeng gabay para dito. Basahin lamang ang description sa video ito. May ideya na kayo ngayon ng paggawa ng sarili ninyong logo. Pwede nyo ring magamit na profile picture ito sa inyong Facebook. Kung meron kayong hindi nauunawaan, ulit-ulitin nyo lamang ang mga steps sa video ito. Pwede ninyong i-play at i-post para inyong masundan. At kung may tanong kayo, i-comment nyo lamang at maligaya akong ito'y sagutin. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!